Sir Carlo, para for clarification lang po, ano po ba yung difference nung self-employed membership doon sa voluntary membership? Kasi po, sir, kadalasan doon po nalilito yung ating mga viewers. Ay, oo. Ang self-employed at voluntary members ng SSS, mahaba-haba ang panahon na parang naituturing sila na pareho. Ngunit, ibang-iba po yan. Ang self-employed po, gaya ng sabi ko kanina, ay isang taong naghahanap buhay, kumikita para sa kanya sarili. Wala siyang employer, wala siyang amo. Self-employed po yan. Kahit yung mga vendors natin sa palengke, sa sidewalk, kumikita, wala silang amo, wala silang employer, self-employed sila. Ang voluntary member ay naghuhulog sa SSS bilang voluntary member. Wala silang employer, hindi din sila naghahanap buhay. Hindi sila kumikita at hindi sila wala silang employer. Ang voluntary member ay naghuhulog sa SSS para madagdagan ang kanyang contribution record. Siguro hindi pa sapat para umabot sa bilang para magkaroon ng buwan ng pensyon. Pero yun yung voluntary member talaga. Ang naguhulog ng kontribusyon na nagpapatuloy para dumami ang kanyang contribution record sa SSS. Gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon, Lisa, Vanjie. Yes, sir. Go ahead. Ipaalala ko na po agad sa lahat ng mga nanonood dito sa inyong, sa ating programa, Usap Tayo, na yung tamang pagkilala ng SSS sa mga self-employed bilang self-employed po ay susi para sa pinakamabisang proteksyon na maaari nilang matamo mula sa SSS. Kasi po, covered na ng Employees Compensation Program ang self-employed simula po September 2020. Simula kasi nung 1975, ang Employees Compensation Program po kasi ay para lamang daw sa empleyado. Ngunit, sabi ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment, isama na rin na i-cover na rin nila ang mga self-employed. Kaya simula September 2020, covered na rin po ng SSS ang self-employed ng Employees Compensation Program ang mga self-employed. Ibig sabihin po, may dagdag benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay dahil sa o hango sa paghahanap buhay bilang self-employed. Muli, ang self-employed po ay may EC benefits, Employees Compensation Benefits. Ang voluntary member po ay wala. So, nandiyan po ang pinakamalaking pagkakaiba. Ang self-employed, naghahanap buhay pa. Ang voluntary member, hindi na naghahanap buhay, pero nagtutuloy ng hulog sa SSS. Medyo ganun po. Dagdag ko lang, sir, no, yung voluntary. Kasi, sir, yung mga active members dati na nagtatrabaho, pinaghulog ng mga employers sila. At dahil nga, sabi nga ni sir, na kulang pa ang hulog, magtutuloy sila as voluntary. Pero itong mga self-employed, sir, ito talaga yung in ngayon. Marami mga ano, diba, entrepreneurs ngayon na naglabasan. Dahil alam mo naman ang mga Pilipino, sir, maraming mga iniisip niya para hindi humihinto, para hindi kumita, diba, sir? Kaya kainaman, meron tayong ganito, no, self-employed coverage, ano, sir? Oo, matagal na nga itong programa ng SSS to cover self-employed. Yun lang, sa datos ng Philippine Statistics Authority, may mga 18 million na self-employed sa buong Pilipinas. Talaga, sir. Ang minsan na nakapag-register sa SSS ay mga 3 million lamang. Ah, okay. Ang nakapag-register, ha? Pero yung regular na naguhulog ng kontribusyon sa SSS, wala pang 1 million. Ibig sabihin po, napakarami ng mga self-employed sa buong Pilipinas ang hindi pa naguhulog ng kanilang buwan ng kontribusyon sa SSS. Tayo po ay nasa
radyo, TV, dyaryo, social media. Ipinapaliwanag natin ang programa ng SSS para sa mga self-employed. Ngunit, hindi pa rin natin matiyak ang kanilang SSS coverage. Pero kahit na ganun, tuloy lang tayo sa pag susubok ng iba't ibang paraan para ma-cover ang mga self-employed. Mayroon tayong mga partnership programs, nakikipagkita tayo sa mga cooperatives, sa mga associations, kung saan marami ang self-employed, kumakatok tayo, nagtatanong kung pwede nating makausap o makapag-present sa mga self-employed sa kanilang mga hanay. So, marami tayong ginagawa para sana dumating ang panahon na pag ang mga self-employed ay magre-retire na rin, ay mayroon din po sana silang buwan ng pension mula sa SSS. Ayun, no, sir. Ayan. Ngayon nga, meron tayong 1,500 viewers, no? So, tingin ko sana mag-apply kayo, no? Nang bilang self-employed, tingin ko mga interesado to, sir, na magpa-cover bilang self-employed, Lisa, no? Sa mga members po na kakagising lamang po ngayon at nagkakape, no? Ang kasama po natin si Sir Carlo Villacorta, ang Department Manager 3 ng Professional Sector Department at concurrent head po ng aming cooperatives and informal sector department to. Ang pinag-uusapan po namin ay ang self-employed coverage po natin, no, para sa mga professionals, contractual employees po, working in government agencies, no. May mga members kasi o mga nasa gobyerno ho, pero may SS number na rin naman, baka pwede ng panahon na to, di ba sir, na ma-cover din po sila? Yes, Vanjie, Lisa, sa buong Pilipinas, may job order o contract of service workers ang na naghahanap buhay sa pamahalaan, ngunit hindi sila covered ng GSIS. So mayroon tayong programa, yung CalTAS Collect Program. Kumakatok naman tayo sa mga ahensya ng pamahalaan sa buong Pilipinas para makipag-partner sa kanila. Tinatanong natin sila, o pwede po ba tayong magtulungan para para matiyak ang SSS na mga job order o contract of service workers sa inyo. Sa datos na nakuha namin sa civil service, mga 650,000 ang JO o COS workers sa government. Ang nakapagrehistro na sa SSS ng minsan dahil dito sa CalTAS Collect Program ay mga 350,000. At mga 150,000 sa kanila ay buwanang nakakapag-remit sa SSS sa pamamagitan ng kanilang ahensya. So ang may mahigit 2,000 na po ang kapartners, kapartner ng SSS sa buong Pilipinas among government agencies. Umabot tayo ng 2,000 dahil pati yung mga maliliit na local government units ay nakikipag-partner din sa atin para matiyak ang SSS sa kanilang mga hanay ng JO o COS workers. Pero syempre, gusto rin natin matiyak ang SSS coverage ng iba pang mga self-employed. Yung mga magsasaka at mga mangingisda lalo na. Oo nga. Okay. Lisa? Oh, nakakatuwa naman kasi yung mga ati po mga LGUs, mga national government agencies, nag-i-initiate na sila, nabigyan po ng social security protection yung kanilang mga job order and contractual workers. So nabanggit nga din po ni Sir Carlo kanina, no, per PSA data po, nasa 18 million po yung ati po mga self-employed professionals. Eh di ba nga, tulad po na nabanggit ni Ms. Vanjie, dumadami yung mga self-employed, mga online sellers, correct. Delivery riders, saka yung mga vloggers din po, ang dami na din po nila. Ang dami na. Oo. So para mas ma-convince